Panginoon ang kanyang safety sa ating buhay everyday. Pangalawa is divine grace and His sustenance in our life. Every morning, the way we wake up in the morning, we thank God because God is good and He is good all the time. Amen. Amen. And we thank God for the breath in our nostril every day. Sa pag-ising natin, inising tayo ng Panginoon na may kalakasan at pananampalataya. Pinapalakas ang ating buhay. Dito mo ay marami tayong pasasalamatan sa Panginoon. And when we say about Thanksgiving, parang hindi natin marito yung pagpapasalamat ngayon. We cannot measure that kind of thing that God has done in our lives. Parang hindi ma-measure na ating pasasalamat sa Kanya. But we give thanks to the Lord because of His great grace in our lives. Pangatlo, pasalamat tayo sa Panginoon sa Kanyang dakilang biyaya sa ating buhay. Because every day is only by the grace of God. You know why we are alive today? Because of the grace of God. Everything we do, saan man tayo, ano man natin ginagawa, we thank God for His great grace, His unmerited favor in our lives. And hindi lang yun. Pang-apat, ang Kanyang provision sa ating buhay. Salamat sa Panginoon sa Kanyang provision, ano? Amen. Lalo na yung mga messages every day. At like kahapon, nag-live po tayo. Maraming salamat. Nag-chat yung iba. Maraming salamat sa provision ng Panginoon. Di po ba? The Lord really provide for the need, especially sa ating pamilyang na iwan sa Pilipinas, ano? Kasi po today, we are going to enjoy here. But also, kampante din tayo kasi ang ating pamilya sa Pilipinas ay nagkakaroon din ng provision mula sa Panginoon. Amen? Amen. At napakahirap kasi na nag-i-enjoy tayo tapos yung ating pamilya sa Pilipinas ay naghihirap. So, there must have a balance. The reason why we thank God that we enjoy life here and same time, yung ating pamilya ay nag-i-enjoy din sa mga pagpapala mula sa ating Panginoon. His great provision sa ating buhay. Amen. And then the last is, pasalamatan natin sa Panginoon sapagkat ginagamit tayo ng Panginoon sa Kanyang dakilang gawain. Amen. What a privilege that out of the billions of people in this world, isa ka. Isa tayo. Okay? Tayo ay ginagamit ng Panginoon sa Kanyang dakilang gawain. Kaya nga, yung ano natin, ano? Yung mga trucks natin, nandun na, di ba? Dala-dala ko yung mga, alam mo ba, yung dala ko sa bag ko, baon? Hindi. Puro trucks to. At saka yung ano natin, yung mask natin. Kasi meron tayong pinatawag na mask. Yung iba, mask evangelism. Pero tayo, mask evangelism, no? Di ba? Mimigay tayo ng mask. Then, kasama na rin yung bagong truck natin na pinamimigay natin. Di ba? Ibig sabihin, gumagawa tayo, we enjoy now our situation, but we enjoy also serving the Lord by engaging ourselves in evangelism. Kaya pasalamat tayo kanina mula doon sa parko hanggang pababa ng parko, diba? We thank God that we share the word of the Lord to other people, and that is our greatest joy, serving Him. Because, you know, sa buhay natin, importante po yung pag-serve natin sa Panginoon. Amen. Amen? Na tayo ay ginagamit ng Panginoon. Saan man tayo? I always, you know, you must always remember this, that everywhere where we are, kung saan man tayo, ay napakagandang bagay na ginagamit tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga kahapon, may nag-message sa akin, Pastor, maraming salamat. Galing po yung sa truck natin. Diba? Kasi binigay po natin, we gave an advice to her, we thank God. You know, napakaganda ng connection ng evangelism eh. Kasi we connect with people, di ba? We make some advice with the person na hihingi siya kasi ang sabi niya, terrible na yung problema ang pinakaharap niya, di ba? Sa pamilya niya, and parang gusto niya lang ipilin yung buhay niya, but we thank God because the word of God inspired her. Bigay tayo ng inspirasyon sa Kanya, and you know, what a blessing that we serve the Lord na ginagamit tayo. Ikaw, ako, tayong lahat
ay ginagamit tayo ng Panginoon. What a privilege and opportunity that we are in the service of the Lord. Amen? So, marami pa kong tracks dito kung gusto niyo mamaya, di ba? We're going to give you this at we're going to share this to other people. Pagpauwi natin, pwede tayo makapagbigay. Ilagay mo yung pangalan mo dun sa likod, o yung phone number mo, o kaya yung Facebook mo, para madali po yung pag-communicate na. Di ba? Communication is very important. We thank the Lord that we serve Him in our lives. At ang ating panalangin na magpatuloy tayo nagagamitin ng Panginoon all the days of our lives. Can people say amen? Amen. Ako po nanalangin sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. We thank you, Lord God, na nakarating kami sa lugar na ito, safe and sound. We thank you, Lord, for your great protection. Maraming salamat sa bawat isa na iningatan mo, Panginoon. Pagpalain mong bawat isa. May your divine grace, protection, and blessings to be upon everyone of us. Kahit na sa ibang mga kapatiran namin na hindi namin kasama, at sa ibang lugar sila ngayon, Panginoon, their fellowship, we keep on praying for them, Lord God, that may your great grace and blessing and protection will be upon them. Thank you so much, Lord God, for being with us today. In Jesus' name. Amen. 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 Salamat po at mapagpalang araw sa atin. Amen. Langoy na kayo. Malangoy na ta. O, Pastor! Yes po. Kumain ka muna. Pwede na kayong mag... Pwede na mag... Hi, Choy Choy, guwapa. Ang pinakamaganda. Salamin mo tayo kumagay. Bisa magday. Try it. May candy ka dito. Ay, ano ganito? Ay, hindi ka kuwan sa irong ko. Dahil ka muslos. Ako nga, hindi ka tiko. Kasi no, na daw yung kaon. Nalusunos dahil. Ang taas mo. Ako nga, hindi ka yun. Saan ba yun, Ken?